Tayo ay dinadahas instrumento ni Gloria Arroyo ang kapulisan ito noong nakaraang linggo ay binaboy na tayo ni Gloria Arroyo at ang mga baboy na congressman doon sa kongreso isinusulong nila ang constituent assembly ay ang jack and change ano oras kayo pupulaw dito? Ngayon na mga marcha na kami magpuntang Makati. Tumitindi ang krisis, lumalalang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Nakakainis isipin na ang inaatupag ng mga congressmen na ito ay yung pagpapalawig ng kanika nilang mga puder at pagpapalawig ng puder ni Gloria Makapagal-Arroyo. Inaasahan din naman natin no, na itutulak talaga ng ka-rehimeng GMA itong pagbabago sa konstitusyon. Unang-una dahil nga doon sa paglala ng krisis ng imperialismo at ikalawa dahil sa takot niya na hatulan siya ng mamamayan pag siya ay bumaba sa puder. Itong charter change malinaw magsisilbi ito sa interes ng dayuhan doon sa interes nila na isalba yung kanilang sariling sistema sa pamamagitan ng pagpapasok ng anti-mamamayan at maka-imperialista mga patakaran sa bagong konstitusyon na kanilang lilikain. At dun nga sa ikalawa, itong charter change na to ay magbibigay daan para sa isang, sinasabi nga ng marami, Gloria forever na konstitusyon. Walang hanggang kapangyarihan ni Gloria, walang hanggang kapangyarihan ng mga tuta niya sa Kongreso. Sa tingin natin, kailangan talagang magkaisa ng mamamayan para hadlangan itong panibagong pagtatangka para baguhin ang konstitusyon, hadlangan ang anumang maniobra pagkatapos nito. Malinaw din, hindi pagbabago sa konstitusyon ang hinahangad ng mamamayan. Hindi pagbabago sa konstitusyon, kundi revolusyonaryong pagbabago upang palitan ng sistema, hindi lamang ang forma ng gobyerno, para itatag isang sistema na maglilingkod sa mamamayan, isang gobyerno na maglilingkod sa interes ng mamamayan. Antao!